You know, it's good to worship, and sometimes we're tested to worship when things like technology won't work. Diba? Ang hirap mag-worship, wala ka binabasang lyrics. But believe me, like I said the last time, when God looks at our heart when we worship, it doesn't matter if we have the right voice, or sometimes you feel like, how can I sing before you, Lord? I'm flat in everything I do. You know, I cannot sing as well as the ones leading. But let me tell you, when you're here, it's not those that sing that are before us. Ulitin ko, ah. When you come to worship, don't look at just the ones singing or the ones beside you or behind you, because sometimes you're too technical. It's good to have it all. Believe me, it's good to have, you know, later on, pag may maayos sa tayong simbahan na atin, talagang wow. Diba? Pag ano, talagang tremendous, very excellent. Papunta na tayo doon. One day, God will give us a place. But for now, this is a best place for us. Okay? Can you give God a hand? Okay? Thank you, Lord, for Tiny Kitchen. Bless this place always. Ulitin ko, bless natin si Vince, kasi Donna and family for allowing us to be here. But believe me, when you worship, you're worshiping not only together or watching, you're worshiping for the audience of one. Sabi natin, pag-worship si God nasa harap, actually, nasa harap talaga natin siya, nakaupo, di ba? Kinanta natin, di ba? High lifted up, Jesus on the throne, He's here, even now. And actually, when we worship for the audience of one. Tinitingnan niya tayo isa-isa. So worship is never a performance. It's good to be at that level, believe me. We need to be, but it's not a performance. It's how we express our great love personally to Jesus. And corporately, because when God smells the aroma of worship, He truly is pleased. Amen? So let me encourage you, when you worship, just follow your heart, worship. Sometimes you don't know the tune, or kahit nga meron dito, pag di mo alam yung music, di ba? God would know, because tinitingnan niya, kumbaga sasakyan kung sa makina, naka-fine-tune dapat yung puso natin, because God is more at work and listening to you, your very heart, when you worship. So I was there kanina, sabi ko, Lord, it's good, no? Technically, it tests us to worship like this. I remember that many years ago, malapit lang dito when we started planting the first church we planted here in Davao, there was none, not even a PowerPoint. Diba? Ang tawag doon, Pastor June, yung di ganun pa? Projector, diba? May ganun, no? Wala pa kami noon. Nakakatawa, pag nag-worship kami, may Manila paper. May Manila paper. So, high and lift. Lilipat na ganun, no? Sa kabila. Eh, minsan yung worship leader nadadala siya ba? Bigla siyang babalik. Wala, balik. Nadirito yung taga, ano? Pero matatawa ka, kasi kahit di, ano yun, disulat yun ng pentel pen, people are worshiping. Amen? And sometimes matatawa, kasi ba't bigla siya bumalik sa chorus, balik na naman, ilang mas may gagawin yung kartulina. But you know what? When God looks at that, He's honored. Why? More than the effort, He looks at our heart. So as we go along, no, I wanna start a series called Keep Watch. This is the first one I wanna share. And when you look at it, the title for this message is Never Hide. Never Hide. Diba? Minsan kasi iniisip natin, mga bagay sa mundo, pwede nating itago. No? Minsan pag nahiya tayo, nadyadyahe tayo, tinatago natin. You realize that nothing is hidden with God. Nag-complain nga si David, diba? Saan ba ako pwede? Where can I hide if I go to the highest mountains or the deepest sea or the darkest caves? Your eyes can see me. Tama? The same David that says, you saw me when I was in my mom's womb. Until na-invento yung MRI, walang manakita ng womb ng women. But God sees it. So never hide. Why? When we worship, never hide. Just be in worship. When in worship, be in abandon. Kalimutan mo yung ano worries mo, ano kailangan mo, anong gagawin mo, naghihintay sa'yo, ano kulang. When you're before God, you empty yourself of all that concern and come to Him as you are.
You know why? Because hindi pa dumarating yung problema sa buhay mo, alam na ni God yung sagot. Nakasunod na yun. Now, how come we look at all these things and forgot about the source, di ba? God said, everything emanates, I'm the source. Look to me. Focus your eyes. I'll take care of the rest. Because if we concern ourselves with that, then we will never really, really see what God is doing. Or we are so distracted in the world. I want to open up with this scripture, Matthew 25, verse 1. If you're there, if you have a Bible in your cell phone, it says, the parable of the virgins. Yay? 25, verse 1, at that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Lord, open up our hearts. We hear your word. Give us eyes to see, hearts to obey, and ears to listen, and mind most open to go where you lead. In Jesus' name. You know, when you look at Matthew 25, most of the people know this story, but ang masikat is yung chapter before it. It's called Matthew 24. Nowadays, lahat ng tao, pinag-uusapan lahat to. You look at Luke 21, Mark 13, Matthew 24, what's common there? People know Christ is coming. So pag nagbasa ka talaga, nagtatanong ka, it's good, alam mo yung headlines, alam mo yung pattern, alam mo lahat yan. But believe me, when you look at that, you get so distracted by what's going on around you, you forget the most important thing in Christ's coming. You know what's most important? Ikaw. You look around you, you get so discouraged, you get lost, you panic. Yun ang delikado. I say this because when you look at this scripture, I encourage you, talaga read it. And then look at what's around you because those things around you, the current event speaks exactly of what's going on. And believe me, never has this been true. Not in the last 1,000 years, 2,000 years, but today, nangyayari na to. And sadly, ito nga yung problema because we've been so like a generation na sobrang informed tayo. You know what the internet does? When you Google things, you don't even have to go to universities or finish a degree. Google will tell you. Worst thing now is there is ChatGPT. The machine is wiser than us. Ba't mas magaling yung machine? Eh kung writer ka, magaling ka magsulat, o lima kayo, kalaban nyo, 5 milyong writer, pinag-isa. Yan yung utak ng machine. Sabi ka ng iba, wala na talagang magsusulat pa. Bakit? E sabihin mo lang doon sa ChatGPT, can you compose me a Shakespearean type? Bibigyan ka. In a minute, meron kang Shakespearean things. You know what's not lost? The real creativity in us. Let's be creative. Una sa worship. I encourage you, no? Alam mo, totoo ako, encourage ko rin si Pastor June. He's been downloading to us a lot of those worship. Marami nagugulat. Wala, bigla lang ba na-invento ni Pastor June yan? Hindi eh. He's been composing that through the years. I believe Pastor Dave has one. I believe a lot of you has one or has two or has three. Pagsamasamahin natin. You know what's good with songs of worship? It reminds you not only of God, it reminds you of you. That's my message today. You look around you, there's a lot of things going on. It's good that you know, believe me. It's good that you're informed. But we are a generation so informed, we miss the point. Diba? Nakita ka ba ng tao na nagda-darts? Nakapagda-darts? Nagda-darts ba kayo? Paborito ko yung dart eh, pero hindi pa rin ako ganun kagaling eh. Diba? Dart ka, no? Tingin ka, target, bullseye. Diba? Kakatingin mo sa bullseye. Naalala ko, naglaro kami ng darts. Yung mga kasama ko, kating sa bullseye, talagang, ganun-ganun, di ba? Nakating sa bullseye, mata, bullseye. Pagtapon, grabe, uy, bullseye ba? Hindi. Ito yung bilog, tinamaan yung wall. Oh my God. Kaka-concentrate mo, hindi ka pumasok doon sa bilog eh. Sana man lang kahit doon sa may labas ng bilog, tinamaan yung wall. Natawa tayo doon, di ba? Pero alam mo, totoo, ganun tayo. Dami nating alam. Pero parang nga pag binato mo, instead tinamaan yung bullseye ng truth ni God, tinamaan niyo yung wall. Wala ka nga tinamaan dun sa dart eh. And yet you know more. That's a good and also the sad thing about our generation. We know a lot. You just go to your cell phone,
it will tell you a lot. Akala ko dati okay na yung mga search engine until nakita ko yung ChatGPT tsaka yung GPT-4. Wow! Super! Ang dami nagpapamember. Believe me, one day, wala nang trabaho, sabi ni John Mark. Pabrika, di mo na kailangan. Hindi lang kayang gawin ng computer, magluto, magtanim. Tao pa rin ang gagawa nun eh. But the rest, nagagawa na nila. And we're talking this morning, sabi niya, Dad, we're going to a point where a lot of humans will be out of work because the machines, in some degree, will be better than humans because they don't eat, they don't tire, they don't go to labor para ihabla ka doon sa kanilang karapatan. Wala yun. Tatakbo yun 24/7. Precision. Sabi nga nung iba sa Japan, nag-oopera robot eh. Ano pang gagawin ng doktor? Sabi nung kaibigan ko, lawyer, ba't pa ako nag-aral ng law? You know what? In India, the last time, ito lang, the last several weeks, nagtalo sila. May isang controversial case na ginawang political ng lahat na magkabilang partidos. Nagkagulo sila, yung judge na may hawak ng kaso, tinanong niya yung GPT. Ano ba talaga dapat? Ito yung kaso. Sinagot ka agad siya within a minute. Pinablish niya, nagkagulo sa buong India. Bakit? Eh, mas correct pa yung machine eh. Mas tama pa siya, sinight niya, nirebuke niya yung mga judges. Sabi niya, you politicize truth. Ito yung batas ng India, di ba? Ibigay niyo completely. Na-rebuke niyo yung mga tao kasi, hindi, dapat sa side natin politically. Walang politically, yun yung law eh. Even the machine knows the law. Come on. Hala. You look at that. Does that threaten you? It will threaten a lot of people. It will confuse a lot of people. You know, the kingdom of heaven, we're in there already. But yet, when you look at Luke 21, Mark 13, and then Matthew 24, you read that to encourage you, not to make you fear. Because you better ready your heart, mind, soul, and strength to face this. Why? Because in the end, we win. Hello? Pakitabi yung, pakikalabit yung katabi mo, panalo daw tayo. Kasi, lahat na nakikita mo, talo tayo, di ba? Sabi ko nga, ano ba naman to? Lumaki ako, si Terminator yung napanood ko, pinagtatawa namin si Skynet, AI na pala yun, di ba? Nag-cost nung, sa Terminator ng gulo, AI yun eh. Eh, totoo na AI, hindi na sa script. Right? Yung generation ng mga sumunod nila, Jammer, Resident Evil, kalaban na doon AI, yung bata eh. It's right before us, we laugh, akala ko yung script, it's here. O so ano ngayon? Will you fear? No. All the more, yung boldness ko manggagaling kay Lord. Why? Why fear? Sabi na iba, hawak lang ng tao yan. Yep. Every day, it's learning. Soon, pag hindi nila pinigil yan at nilagyan ng parameters, it will be wiser than us. Ang problema lang nung machine, wala pa siyang feel. Ano pag dumating sa magde-decide na siya ng morals? That machine can say, I kill you, or you let live. Believe me, we're in that point in history. Yet, when you look at it, it's fast moving. The Spirit of God is also moving smooth, slow, but sure inside your life. So we look at this, we realize, Lord, 10 virgins, ano nangyari? Naghanda sila. Diba? When you look at it, balikan natin ito maya-maya, may picture yan eh. This is a funny story of two guys. You know, naalala niyo si Sherlock Holmes, di ba? Di ba? Sinong ano nun? Sino bang bida sa Sherlock Holmes? Si Robert Downey, di ba? May palabas dati si Jude Law tsaka siya, Sherlock Holmes. May alala yan siya. Si Dr. Wilson. So si Holmes, siya yung brutal na practical. Si Wilson, siya yung genius na alalay. Usap sila one day. Let me read this. Sherlock Holmes and Dr. Watson decide to go on a camping trip. Wow. After dinner and a bottle of wine, they lay down for the night and go to sleep. Some hours later, ba? Diba? Mga gitna ng madaling araw, Holmes awoke, nagising siya. And nudge his faithful friend. Ginano niya. Tutulog sila magkatabi. Watson, look up at the sky and tell me what you see. Watson replied, I see millions of stars. Ang galing, ano? What does that tell you? Watson pondered for a minute. Ito sagot niya. Sabi niya, astronomically, it tells you that there are millions of galaxies
and potentially billions of planets. Wow. Astrologically, I observed that Saturn is in Leo. Horologically, I deduced that the time is approximately 3:15 in the morning. Theologically, I can see that God is all-powerful and that we are small and insignificant. Meteorologically, I suspect that there will be a beautiful day tomorrow. Tinanong niya si Holmes. What does it tell you, Holmes? Holmes was silent for a minute, then spoke, "Watson, you meathead, someone has stolen our tent." Imagine mo, natutulog sila. Medyo nakaano sila ng one. Tulog sila. May lamig na eh. Tinanong niya, anong tingin mo? Binasahan siya. Ano, theologically, astronomically. Grabe, scientific. Si Holmes, practical man. Mukong ka. Ninakaw na yung tent natin. Kaya pala kita mo yung kalangitan eh. You look at that, you know. We laugh. I laugh at this. And I was reminded, God told me, so are you, Mel. You're like Watson. You know everything. But you don't know that your tent is stolen. You know, Satan is stealing from our lives. And yet we thought we know more. And we're losing a lot every day. You know, when you look at this, we are in a point where church has become so modern, so advanced, na tayo ngayon, di dito, may nanonood pa rin sa atin. Kasi, galing nung ginawa ni Faye, eh, naka-broadcast tayo eh. We may be here, but we're seen by our brothers kung saan-saan. And they're watching. And they're blessed when they hear messages. They're blessed when they join you in worship. That's good with technology, but believe me, the modern church also has modern attitudes. But believe me, God's truth, God's morality never changes. Diba? Yan ang maganda kay God. Sabi niya, Christ is the same yesterday, today, and forever. Yung tingin niyang bawal noon, hanggang ngayon, hanggang sa future, bawal yun. Yung sinabi niyang pwede noon, hanggang ngayon, hanggang future, pwede yun. It doesn't change. Hindi nagugulat si Lord na, naku, ayan na, may chat, GPT na, halang magkakagulos. Hindi siya nagugulat. In fact, kaya sabi ko, basahin niyo yung Luke 21, Mark 13, saka Matthew 24, Ezekiel 38 and 39. Bakit? Para ma-encourage kayo, hindi para ma-discourage. Maraming tao na di-discourage. Alam, nagkakagulo sa Israel. Ako natutuwa ako eh. Lord, malapit na. Diba? Hello? Dalawa, pakiramdam natin yan eh. Ano ba tingin natin sa tatay natin? May mga tatay na malupit na pag darating sa bahay, parang dumating si Darth Vader. May mga ganun eh. Tama? Oh, ganun. May mga taong ganun. Naalala ko yung pinsan ko, saya namin ng bata kami, pagdating ng tiyo ko, naku, sama ng pagbukas pala ng pinto, Pastor June, takot ka na. Bakit? Talo sa sabong. Walak ka. Di ba? Ganun, may teacher din kami, na saya-saya sa klase, pag college, di ba? O kaya high school. Sa babatuhan pa ng mga, di ba? Pag high school lalo, di ba? May lumilipad ng mga airplane, lahat, di ba? Mga papel, asaya niyan, asaya. Diba? Lalo pag nasa loob ako ng classroom, ang saya niyan. Yes! Darating yung terror na teacher, oh. May taga-signal sa likod, eh. Pag gumanon yung ten, 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 ten. Ako, ayan na. Alam mo na yung marching song yun, di ba? Alam na, Star Wars yun, eh. Par, may mag-repeat niya sa gitna. Ten, 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 ten. Nawala yung joy. Parang yung oxygen, nawala. Ayun yung terror na teacher. Patay tayo. Galit yung pag naangiti ka eh. Galit yung pag nakaslam ka, parang ano to, di ba, dapat kalayaan to, para tayo nasa loob ng PMA. Parang ang stiff, di ba? Look, let me tell you, we know everything. Our generation knows it. You know it well. I encourage you to keep reading, not to make you fear, but to compare what's going on and ask yourself, am I ready for this? Is my family ready for this? Because everything we need, sasagutin ni God yun. Pag nagtagdilim, lahat ng kailangan nyo, protection, pagkain, connection, ibibigay ni God. Alam mo bakit maganda yung, hindi naman maganda, no? Magandang example, yung 2-year na pandemic. Tanong kayo dito sa BCI, napabayaan ba kayo ni God? Hello?
May mga ibang church na nagkaya niginig sila, pero maliit lang tayo, pero believe me, walang pinabayaan sa God dito. Tayo ba hindi tinamaan? Of course, maraming may mga namatay sa atin because of COVID. Malungkot yun. Pero pag titinan natin, overall, grabe tayo iningatan ni God. You know what those 2 years are? It's a sign for you and me that God won't fail you. Pero ang tanong tuloy pa rin eh, are you ready? Kumbaga, di ba, pag bibili ka sa palengke, di ba, ang tawag doon? Patilaw ba? Patilaw. Di ba? Tama? Sino mahilig bumili ng fruit sa bangkerohan? Di ba? Before ka bumili ng durian sa sample, ano pa, patilaw ba? Di ba? Yung 2 years sa COVID, patilaw lang yun. Ang tanong, kumusta na yung patilaw na 2 years? Umangal ba tayo? Natuwa ba tayo? Mas nag-worship ba tayo? O ewan lang? So ito yung kwento ng mga tao na pag tinignan natin, napabayaan nila eh. Napabayaan talaga nila kung ano. Kaya nga sabi ko, the devil has been stealing. God said, don't let him steal again. Please, stop the steal because every day, kukunin niya yan. Believe me, lahat ng modern dito, hindi bawal yun. Huwag lang kayong kainin. Huwag kayong kainin ng cellphone. Huwag kayong kainin ng Netflix. Di ba? Huwag kayong kainin ng TikTok. Yung iba tao, doon na nabubuhay. May gagawin ka pa eh. Kaya pa nagtawag ka, pray tayo. Busy ako eh. Talaga? Ano ba ginawa mo 24 hours? You know what? Pag di natin sinodify prayer natin, we're in danger. Because this thing speaks of that. Let me tell you, first the big picture. Matthew 25, let me read that. 1-4, verse 1-4. That time the kingdom of heaven will be like the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, 5 of them were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones took, however, jars along with their lamps. May lamang oil. When you look at it, titignan mo, Lord, virgins, what does it represent? People who know God. Because people who do not know God, they can't be virgins. Only those that know God, who acknowledge God, can be counted as one. And pag titignan natin, bakit 10? 10 is a perfect number because God is perfect. Here, God, Christ, is presented as the bridegroom. Yung 10 virgins, abay. Yung bride, yun yung church, papakasalan niya yun eh. Look at this picture. Yung 10 to, abay to, they are waiting because ang style nun, pag kinasal ka, susunduin ng bridegroom, nung lalaki yung babae, sa bahay niya. Tama? May konting ceremonies doon. Merong proseso niyan. May susunod diyan ng mga babae. Pag alis doon, may procession ulit. Papunta sa bahay ng bridegroom. Andun na yung banquet. Doon na yung kainan. Di ba, wedding? For example, si Pastor Dave, kinasal ka. Yung may ceremony, may reception. Yung reception, yun yung final. Grabe yun. Tama? Nag-iiyakan na sila Peter doon sa Last Supper. Iwan mo kami. Sabi niya, di ba, don't let your hearts be burdened. In my Father's house are many mansions or rooms. I prepare one for each of you. Wow! Pero yung sinapos dun eh, maghanda kayo because I'll be coming back. Ito na yung comeback, di ba? May comeback eh. So ito na. You look at this, ito yung picture. Sabi niya, the kingdom of heaven are like those 10 virgins. They were told what to do. They know, parang tayo. Parang si Watson. Alam niya lahat. Pag tumingin ako, Saturn is in Leo, theologically, God is great. Alam niya eh. What more can you add? He knew. You knew. I knew. But you know one thing lacking? Are we really living what we know? Kaya ang tanong, yeah, I read the Bible from cover to cover, from maps to introduction, to dictionary. Yeah, good. But how much of the Bible is in your life every day? How much of it have you lived? Even if nabasa mo pa yung Genesis to Revelation, pag di mo naman kinabuhay yan, alam mo lang. So here goes the difference. They all know. The extra thing about the other 5 is they act on what they knew. Nag-ready sila. Kasama sila sa procession. Do you know that where the church is and all of us? Kasama tayo sa procession dahil papunta tayong wedding tsaka banquet. Hello? You know, Sunday is always a preparation. Parang procession pag Sunday eh.
nire-ready mo, ba't ba ako atin ng church? Kasi nga sa heaven, mag-worship tayo. Paano ka mag-worship doon kung hindi ka mag-worship dito? Diba? Yung iba darating sa church, late na, ay sa word lang ako makikinig. Pumunta ka sa worship, bakit? Alam mo yung picture ng heaven? 24/7, throughout eternity, nakabow down yung mga angels. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the earth, the whole universe actually, is filled with His glory. Hindi nagsasawa yung, anong ginagawa ng mga anghel? Worship. So, hindi ka marunong mag-worship dito, mabubor ka sa langit. Kasi nahanap mo yung TikTok, chat, at saka puro computer. Wala na nun dun. Hindi na uso yun. Hindi ka na pupunta sa rep, magugutom. Busog ka na dun. Perfect na eh. Pag perfect ka ba, nagugutom ka? Hindi. Pag perfect ka, nalulungkot ka? Hindi. Pag perfect ka, hindi rin, hindi ka mabubor. Perfect nga eh. So ito, sa road to perfection, bakit hati? You look at those things, yung 21 ng Luke, Mark 13, may mga point doon, Matthew 24, sabi niya, hati eh. Two people in the field, one taken, one left. Two people in the house, one taken, one left. Mag 50-50, nakakatakot magtining na mo, Lord. Akala ko ba lahat kami pupunta, lahat kayo gusto ko i-save. Ang tanong kayo, ayaw niyo ma-save eh. Kaya sabi ko, church, kahit sa America, is the biggest spectator sport every Sunday. People will sit, people will look at the worship, magpupuna. People will look at the ushering, sabihin, sloppy. People look at ang init. People look at the sermon, palpak naman yung sermon. Believe me, they go there to tell a lot of things. And kung sila yung technical point, bagsak yung church sa score. Bibigyan mo ng 68. A lot of people will go there. Believe me, that's the biggest spectator sport. Akala mo football ang biggest? Hindi. Ang football, every 4 years lang yung World Cup eh. Yung church, every week. And what does the people do? Please, baguhin na natin puso natin. We need to be participators, not spectators. You don't go here and watch, okay siya mag-preach, oh, palpak siya mag-preach, wag. What have you learned to be applied because we expect that on yourself, you would read, you would pray in your home. Or when you're out there. Kayo mga estudyante, do you pray? Iba nagpipray pagka-finals na, Lord. Lord, nagilid ako, di ba? Nalala ko nung religyoso ako. Yan, si Gilbert, ano, taga Manila ako. Eh. Pagpunta ko doon sa simbahan, doon sa ano, sa Adamson, galit ako kasi minsan lang pumasok ng simbahan, wala akong masindihan ng kandila. Kasi lahat nagpipray, nakaluhod, Lord. Lord, finals na. Diba? Ang hindi ko pakilala si Lord. Sabi ko, Lord, finals na, Lord. Forgive me, mag-cheat-cheat ako. Diba? Hindi ka ready eh. Ayun, bumagsak, diba? Lord, pasahin mo ako. Ganun ako nun, hindi ko pakilala si Lord. Tsaka Lord, forgive me pala bukas, tsaka sa Friday, kasi mag-cheat-cheat ulit. Ano yung advance repentance? You know where we are? We're there. Are we ready? Ito na yun eh. May dalang kinuwento, di ba? May apoy. Tama, may apoy, di ba? Pag tinina mo, bakit may lamp? Hindi naman for display yun eh. Madilim, kailangan mo ng apoy. Pero yung apoy will only be good as there is oil there. Ang problema, yung lima, enough lang yung oil dun. Enough ba? Parang kinuwento ko last time nag-share ako, di ba, na pagdating ko sa gasolinahan, 18 na lang, 18 na lang yung oil ko. Buti na lang, nasa loob ako ng gasolinahan. Ha! Di ba? Ang sabi ko, the gasoline station is like that church. Doon ka mag-refill, dapat full tank. Hello? Alam niyo ba, every Sunday, whoever preaches here, full tank talaga kayo. Problema, butas yung tanke niyo eh. Pag alis niyo doon, tumatagas na, di ba? Pagdating ng Sabado, hala! Nga nung 18 may nabilin diri. Nga full tank man eh, ubos man, butas man. Ang tanong, yung buhay natin, tulad nun, Watson, our tent was stolen. Every day, if you're not careful about it, if you don't have the sense of God, the devil steals from you. He steals your joy, more than your money, more than the opportunity. He steals your mind away. He steals your attention. Kaya dapat focus tayo. What do you need to pray everywhere? I pray without ceasing, sabi ni Paul. That means kahit saan siya pumunta, nagpipray siya. Conscious siya na si God katabi niya. Kwento. Ito siya. Sampu, may dala sila, di ba?
Ang problema, yung lima, nang problema na. Sabi niya, bakit? Ito yung difference. Yung iba may lamp. Para-para naman sila may lamp, may ilaw. Kaya nga lang, just enough yung lima. Yung lima, may dalang oil, may container. Ulitin ko ha, tayo, dalawang container yung kinukwento. The lamp is the container of the fire. The jar is the container of the oil. It speaks both to you and me. Are we containers of the vision of God enough to fire our hearts every day? You know why you need fire? Fire creates heat. Heat creates energy. Energy means power. Kaya may ilaw tayo. Wala kang fire, wala kang energy, walang industry sa mundo, wala kang magagawa, wala computer. So yan yung physical. Ano yung totoong fire? Fervency. You know, this morning, keep praying for Pastor Noel, and I know someone also, Doc Miley, nasa tawi-tawi sila eh. Pag nasa BCI men chat kayo, nakita niyo yung picture ni Pastor Noel? I'm blessed, man. You know? Yung iba't kinakabahan ako, naiingit ako eh. Probably naman, Lord, gusto ko sumama dun. Iba yung feel pag nandoon ka. Believe me dito, minsan parang kulang ka pa sa compassion, di ba? May namamalimos, nisnab mo eh. You go there where people do not even know Christ. Believe me, how do you feel? Especially tawi-tawi, di ba? Tingnan mo yung mga tao doon, wala pa silang Lord. Nagtitinan mo yung mga bayla, simple. But you look at their smile, wow. May picture si pastor na, dalawang boys. Ganun pa, view, grabe naman, pumuputok yung bala, putukan niya, nakasmile. Dito walang putukan, takot-takot ka, hala, magmas na ako, baka makaamuyo ko ng mikrobyo, talaga. Come on. Isipin niyo to, what makes you live? Every day you live, every day the devil would try to trick you. Are we ready with those? Those are two containers. Someone said, the road to hell is paved with good intentions. So, totoo. Lahat ng mga tao, good intention naman eh. Problema, hindi mo alam yung intention mo, mali na pala, papunta ka ng hell. You think hell is filled with people like yung mga napapanood mo sa Batman, yung mga kontrabida? Hindi lang yun. May mga tao na good intention sila, but they have a wrong view of things and they have never seen God in their life. When you say sin, not because you nag-present si God. Every time nag-present si God, nire-reject nila because I have good. I have good in me, yes. There is good in you, but that's not enough. Your good needs to be under the good God that can only save you. Kaya totoo yun. The road to hell is paved with good intentions. Kaya pag may mga taong tumatakbong politiko, I pray for them. Sabi ko, alam mo, wala namang politiko siguro nagsimula na masama ang intensyon na gusto ko magnakaw. Ang gaganda niyan. But somewhere there, you get contaminated and corrupted. E magugulat ka, ang ganda man ang puso nito, ba't nang umangat dun? At naging super politiko na, iba na ugali, ang sama na. Nangungupit na sa taong bayan. Bakit? You never start anywhere with wrong things. They're good intentions. But the years... And your heart, who's not open for God, will only corrupt you. Why? Because you go from one level of power to the next. And believe me, power corrupts. And it corrupts absolutely. If that power is not from God, it's not under God. Ikaw lang yun, delikado yun. So I say, di ba? The big picture, the sudden return. Verse 5 and 6. The bridegroom was long time in coming, and they all become drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, here's the bridegroom, come to meet him. Wow. When God comes, He comes at a time where you'll be in the middle of drowsiness. Bakit? Nahilo ka na sa dami, di ba? Marami na nga tao nagagalit na kay Lord. Ang tagal naman, 2,000 years. Hello? Ang bait nga ni God, sinadya pa niya tayo, di ba? Pwede namang hindi. Pag ikaw ang may kailangan, ikaw pa yung galit. Mamahungutang nga kagad ng 10 million. Na-late si God, galit ka pa? Ba't late ka? Teka, sabihin ni God, sino ba mahungutang ng 10 million? Ako, ikaw? Ako, i-late ka eh. Baligtad, di ba? Sobrang entitled na ng mga Kristiyano, galit eh. Ready ba tayo? Inantok na sila eh. Ang magkaantok yan, kaka-tiktok mo.
kakasurf mo, kaka kung ano-ano ginagawa mo. Walang masama dyan, believe me. Pero too much of that and less of God really, really affect you. Because instead of filling yourself with the Spirit, you're filling yourself with a lot of things around you, a thing of the world. Kaya sinabi ni Lord, you are in the world. Kaya nagtitiktok eh, but you're not of the world. Nakita niyo yung difference, no? Nasa mundo ka, kaya nga ako nag-Facebook. Totoo, nasa mundo ka pa eh. But you're not of the world. Yun dapat, yun na, pong, gumanon ka dapat. O nga, no? Kahit ginagawa ko to, hindi naman to bawal, but sa ginagawa ko ba, Lord, masaya ka ba? Whether nag-aaral ka, o katulad kay ni Judge, ito talaga ang bibigat ng mga, ano ba ito mga nangyayari sa buhay ng tao, decisionan ko, life and death. Ang tanong sa dulo niyan, does it please God? What is given to you, be faithful with that, but does that thing you do make God happy? Pag nagwo-work ka, on your own, may business ka, if you're working under someone, does it please God? Kaya yung mga estudyante, does it please God? Do you please God with what you do? Because if your heart is pleasing God, di mahirap mag-aaral. Sisiw yan, believe me. Yung grado nyo, wala. Yung teacher magkakamot kasi, ano ba naman tong batang to? Wala mang mistake. Kailangan bang perfect? Hindi naman siguro, pero pag punong-puno ka kay God, accidental na lang yung perfection eh. Bakit? Kasi pag ikaw, you're brushing on the perfect, you become like Him. Yung ba sa atin nag-struggle, kaya in-example ko yung sarili ko, nung hindi pa ako Kristiyano, grabe talaga, di ba? Cramming. I mean, cramming, kung kailan finals, mag-aaral yun, grabe, oh, the best, di ba? Kaya ang tawag ko doon, the last 2 minutes ministry. Last 2 minutes, di ba? Pag basketball, the last 2 minutes is brought to you. Lahat ng manonood, di ba? Pag basketball, last 2 minutes na ba? Kasi doon makikita lahat, grabe, wala, di ka makalusot, oh, grabe, tira, grabe mga tira. Kasi nga inaantok lahat, di ba? Haba ng basketball, di ba? Tino, Christian, baka ganito kalupit to eh, di ba? Tambak tayo ng 10, kaya yan sa last 2 minutes, oh, di ba? Galing, oh, puro tres ang binabato. Ringless, oh, sana nga lahat nasushoot. Ang nangyari doon sa 5, last 2 minutes ministry sila eh. Hala, walang oil! Pwede pahingi. Oh, yung nangyari, di ba? Oh, sabi nga dito, simple lang eh, panda na yung sarili natin. Biglang bumalik yung bridegroom. Midnight. Alam mo yung midnight, nag-aagaw yung dilim tsaka liwanag. Ibang araw na. Ulitin ko, hindi lang ibang araw, ibang panahon na after COVID eh. Alam ba natin? Nasa 11th hour na tayo ng pagbabalik ni Lord. Kung yung midnight siya babalik alas 12, siguro nandun na tayo sa alas 11, depende na, no? Kung talagang seryoso, kalagay mo na doon sa 11:45. Lord, 15 minutes to go. Kasi bakit? Pastor Mel, parang ang daily saving time, 10:15 pa, 11:15 pa lang. Hindi, lagay mo 11:45 para on edge ka lagi. Lord, ready ako pag bumalik ka. Ready ako all the time. Amen? Hindi ako ready for the negative. Ready ako for all the good things. Because dito ko mararamdaman, grabe yung flow ng spirit mo. Grabe yung ingat mo sa akin. Grabe mo rin ako itutulak. The question here is that pagdating, nataranta sila kasi natutulog na sila eh. Ulitin ko ah, tayo sa tindi ng nangyari after COVID, yanig pa rin tayo. You realize a lot of people are still in their homes. They're afraid to smell the air. A lot of people won't fellowship because they're afraid of anything. Hindi lang sa COVID, lahat. A lot of people are afraid to even step out into a lot of big decisions because they're afraid. A lot of people would step uncertain. A lot of people would be certain and yet there's no God. Wala rin lusot. We cannot do anything without the Lord. Kahit masabi mo, napaka-positive kong tao, sinama mo ba si God dun sa plano mo? Natatakot ako, tinawag mo ba si God? Nagda-doubt ako, nilapitan mo ba si Lord? Sama mo nga ako, parang hindi ako makapag-decide eh. Sagot? Simple lang, never were I lead nor forsake you, sabi ni Lord. Kailangan mo ako? Nandiyan ako. Ang tanong, tinawag mo ba ako? Ito na, nagtawag na. Ayan na siya! Ano, kagulo na. A lot of people are sincere. So I always say, you may be sincere, but check again. You may be sincerely wrong. Bakit? Kasi sincerity is good.
Pero kung sincere ka, and yet mali yung pamalakad mo, saan ka pupunta? Tama? Marami lang taong sincero eh, so totoo lang. Pero yung kasinsiran mo ba, have you stepped where God stepped, or is just you? Because in the end, you end up with only you. As we do communion mamaya, and Pastor June will do that, isipin natin, Lord, I'm sincere, but I hope my sincerity falls under your righteousness. Falls under your lordship. Because that sincerity can go from here to eternity. Kasi sincere ako eh. There's a time to be sincere and to be right ngayon yan. Huwag niyo ipagpabukas. I tell you this because we don't know how the world would do. Ang dami na nagwa-warning, minsan nabibingi na tayo. Marami nagsasabi, oops, by this time, papalitan na yan. Central Bank Digital Currency, ibabagsak nila yung dollar. Of course, totoo yun. Because all the nations that have all the dollars are dumping the US dollars. Ang daming OFW sa atin sasama. Kasi pag dinump yung US dollar, ba't ka pa kumikita ng dollar kung wala ng value? Anong ginagawa mo sa Middle East? Wala ng value yun eh. Eh di balik ka na lang sa Pilipinas. Anong klaseng pera ba yun? Believe me, you're in that. But the problem today is the media who's supposed to be fighting for you are not. They're speaking on behalf of those in power. And they lie to your face. Ang pinaka-nakatakot, yung nag-assure yung mga nasa tao, media man o torto, okay lang, huwag kang mag-ano, yung pala lumulubog na yung Titanic. The boat is sinking, guys. That's not bad news, that's good news. Why? Because nilulunod na ni God yung world system eh. Pag nalunod yun, dapat nakalutang yun, dapat nakalutang. Kasama ba tayo dun? You're about to see that. Masyado nating niro-romanticize, di ba? Pag nakita mo yung Titanic, instead na natakot, kinakanta mo, Jack! Rose! Huwag yung tingnan si Jack. Namamatay sila. Nakita mo, dami namatay. Puro kanta. Every night in my... Namamatay sila! Puro ka love story. Ganun yung pinapakita sa atin ng media at saka ng mga namumuno na talagang nililigaw yung mga tao. Eh. Tell the people the truth. Prepare. But don't fear. Kapag nakita nyo lang, sasagot, fear not, fret not, hold on to your faith, pray fervent. Diba? Act wise and act right. Those words are very important because now we're more closer to God than anywhere in history. When I look at it, I don't see us we're closer to the kapahamakan. Let it come. Because when those things rise, my God, who loved me more than I love my God, believe me, we cannot outlove God. Mas mahal pa rin tayo ni God eh. Walang tao nakatabla sa pagmamahal. Oh Lord, ha? Para sa tayo, level na tayo ng love. Hindi. Kasi kahit kailan, di ka napako sa krus. Siya lang yun. Amen? Hindi mo mali-level yun eh. Pero tanda mo, gano'n tayo kamahal ni God. Babalikan tayo nun. May nagsabi nga, even if wala ng tao sa mundo na iwan ka, bababa pa rin si Lord for you. Paano mo alam? Sabi niya, 99 sheep, iwan ko, looking for the one. Ang tanong, are you the one? If you are, tanong ko lang, are you ready? Ito na tayo. Thirdly, the panic button. Takot na yung mga tao. And all the virgins woke up. This is verse 7 and 9. And trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, give us some of your oil. Our lamps are going out. No, they replied, there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourself. You know, when you trim the lamps, you know, alam nyo ba yung mga Petromax, di ba? Probinsya, di ba? Yung Petromax. Pag agdelikado sa Petromax, di ba, malinaw, no? Yung ititrim mo siya para i-correct. Alam ba, hindi mo maibabalik yun pag wala ng gas sa ilalim? When they trim their lamps, na-realize nung lima, wala ng oil. Oh, ma! Wala ng oil. Pwedeng makahingi. Tanong, can you leave someone's faith for her or for him? Hmm? Pwede pala yun? Nalala ko noon, nasa sa Quiapo ko nagpipray, may nangalabit sa akin ng matanda. Sabi niya sa akin, maganda naman intention ng matanda. Sabi niya, parang mahina ka magpray. Oo, 10 tsaka 20 pesos lang magpipray ako for you. Nagulat talaga ako. Honestly, kasi I was in the church, I was sincere praying to God. Na-realize, mahina pa pala yung prayer ko kasi may nagpipray, babayaran mo sila. Ha? Huh?
Parang naalala ko, rocker ako noon, may nagsabi, no, I'll be there for you when you breathe, I wanna be the air for you. Ha? Hihinga ako, ihinga mo ako, ganun eh. Pwede ba pahingi ng oil? Ay, bawal ang sharing. Di ba brothers and sisters tayo? Alam niyo sa dulo, hindi uso yun. Because God is fair. Ay, saka na lang ako mag-iseryoso pag ano, ba't alam mo ba kung kailan yung tamang oras? Dumating na, nagulat silang lahat eh. Ang tanong, yung preparation nyo, you cannot borrow faith. You cannot even buy it. Can you buy it? Can you buy salvation? No. No one can. But these people, na nagkulang na yung oil, nataranta na sila eh. Nakahabol man sila. Pero dumaan na yung bridegroom, nag-procession na, pumunta na doon sa bahay, bumalik na ulit, kung nasan yung banquet, hindi na sila pinapasok. Look at what we have. The lamp is the container of fire. The jar is the container of oil. We both need to have one, just like those five virgins. Because the lamp speaks of your Christianity, your own life every day. Are you on fire for God? Is that flame alive 24/7? Fan the flame, sabi ni Paul kay Timothy. Every day, fan the flame. Because yung demonyo, hihipan niya yan. Diba, natuwa kayo pag birthday cake, happy birthday, yung ganun. Hindi mo birthday, hinihipan ng demonyo yung kandila mo. Yung ganun. Alam mo ba yun? Every day. Tanong ko doon, are you ready? Do you know pinapatay ng kalaban yung fire mo? You need to have the fire, but the secret to having good fire is the oil. Do you have the container? Are you the container of that oil? The oil is not just the anointing. The oil is the Holy Spirit of God. Ang tanong, oh, gusto ko ng Holy Spirit. Do you pray? Do you listen? Do you obey? Do you really spend time with God? Alam mo pa nag-pray, yung prayer hindi lang yung sa sulok ka. Good, kung may ganun. Kung wala, tama si Paul. I pray unceasingly because he knew he's in the presence of God and His Holy Spirit. You are the container of the Holy Spirit. Iba nagtatanong pa, dapat ganito para may Holy Spirit. Kung tinanggap mo si Lord, binigyan ka na ng Holy Spirit. Whether nagtatangs ka o hindi, merong kanyan. Ang tanong, yung tangs nga, yung ano lang yun, at least may tunog ba na may busina, meron. Pero kahit wala kang busina, meron yun. Ang tanong, are you filled with the Spirit, the oil? Marami sa atin, Christian lang eh. Alam mo yung Christian lang for the sake. Huwag naman. All over the world, God is looking. Yan, sabi ko, pag nag-worship, huwag niyo panoorin nyo nandito, tsaka paing katabi mo, tinitinang ka ni God sa heart mo. Alam niya kung talaga nag-worship ka eh. Because yung mga taong puna ng puna sa lahat, hindi nag-worship yun. Hindi marunong, walang quiet time yun. Guaranteed ko sa'yo. Because sa dami ng nakita mo, hindi mo nakita si God eh. Amen? Alam niyo mga minsan sa kapalpakan ng mga technical na gano'n, doon si God. Kasi hinahumble kaya, tinitingnan niya kung mag-worship ka pa eh. Kaya nakwento ko nung nagsimula kami all ng church, di ba? Wala nga kaming PowerPoint, wala nga gano'n, no? Wala. Manila paper. But people are worshiping on their knees. Sometimes it's laughable kasi bumalik nga yung chorus, nagkakandagulo kaming gano'n. But yet we worship. Guys, thank you for all the technical. The team here, they're so excellent. Nung naghanda nito, can you thank them mamaya? May mo, oy, music team, yan, no? Sila Ish, Tads, Faye, di ba? Mga nandiyan dyan, hindi ko na makita, sobrang liwanag. Yan sila Rachelin. Amen, yung mga ushers, yung mga singers dito, hindi yan umakyat dito para kumanta bigla. It will take time to prepare to worship. Church may look like a production, but it's beyond that. This is time to honor God together. Kaya ulitin ko, nag-panic button sila. When you trim, marirealize mo kung may oil. Wala naman nung tinrim na. Wala na apoy. The problem is, yung mga ready, dalawa container nila. May container sila ng fire, the lamp. May container sila ng oil, yung anointing. It's the anointing that keeps the fire. If you don't have that time with God, believe me, no matter what you do with ministry, goes nothing. Kaya ang daming mga tao sa church, kahit ang gagaling, burnout. Burnout. Magulat ka, grabe na ako nag-serve kagad, na-burnout ako. Na. Kasi dala mo lamp eh. Nung tinrim mo, wala ng oil. Yung oil dapat dala mo before ka nagsindi ng lamp.
Ready yung lima eh. Pinasok siya ng, sinama talaga ng groom. Ito nakakalungkot, the takedown. But before that, pag inisip natin, ba't maraming naligaw? Kung familiar kayo kay C.S. Lewis, may ginawa siyang maliit na book, The Screwtape Letters. Sabi ni C.S. Lewis, ayoko sanang isulat kasi itong Screwtape Letters, pag binasa niyo to, hindi to conversation ng mga Kristiyano. Oo, conversation to ng demonyito na trainee at saka ng demonyo. Tinala kung paano tirahin yung mga Kristiyano. So yung master na demonyo, tinanong siya nung demonyito eh, paano nga ba talaga natin masisilo yung mga Kristiyano? Paano natin nanakawin yung tent nila? Paano natin hipan yung mga kandila na everyday? Sinagot siya. Sabi niya, indeed, sabi niya, the safest road to hell is the gradual one. The gentle slope. Hindi mo naramdaman, no? Pag ganun na pala. The soft underfoot, ang sarap ng grass. No, kahit walang tsinelas, ay walang sapatos, okay. Without sudden turnings, hindi ako nalilito. Without milestones, walang palatandaan. Without signpost. What does it tell us? The world today is on a highway to hell. It's not just a rock song, it's true. Why? Sa sobrang tindi, sabi niya, gradual. Sobrang gentle, parang damo na hindi matalas yung pang, uy, parang carpet yung damo, gano'n, no? Walang biglang liko. Wala ring makitang mga nag-marker na gano'n, walang signpost kung nasan ka. Highway siya eh. And a lot of people will travel there. All of humanity today, even those are in church, are walking that way. And if we're not careful, that's not the way we need to go. Because sabi ni God, the right way is the long, narrow road. Rocky pa yun. May rocky, ang sakit nun. But let me tell you as we end, yun na yung delikado eh. Because we look at that, and we look at the world going that way, and tanong is, how about us? Are we going that way? Are we careful? The last one, the takedown. Matthew 10:12. While they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived and the virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. Ayun na, yung pinakadulo. The door was shut. Later, the others also came. Lord, Lord, they said, open the door for us. But he replied, I tell you, I don't know you. Wow. Isang part pa yan. Lord, did we not prophesy? Did we not do? Ang sakit, di ba? Those are the things we do in ministry. But believe me, without really doing that, we're just doing what the rest of the world is doing. Ano pinag-iba? When we do things in ministry, I'm not doing that because kailangan kong gawin. I'm doing that because that's my worship to God. Everything you do, it's worship. Whether you sing, nagbuhat ka ng bangko, that's worship. Nagtugtog ka dito, that's worship beyond worship. Nag-asher ka, nag-alaga ka ng bata, nananay ka, na gusto mo nagtatrabaho, worship yun. Yung dalawa kayo nag-date mag-asawa, tapos puro sweet nothings, that's worshiping God together in your love. Forget about anything else. Whatever you do in this life to God, it's worship. Finally, therefore keep watch, sabi niya, because you do not know the day and the hour. Keep watch. That's what the series says. Paalala ko lang sa atin, we're already there. Alala ko nga dati, nag-share si Pastor Dave. Yung mga signs, alam mo na. Pero hindi natin alam eksakto kung anong araw, anong oras, anong minuto yun eh. It will come. But let's be the kind of people who knows it's coming, but we're not prayerful. We're excited. Amen? Di ba kayo natutuwa na pag may gagawin kayo, whether it's business or ministry, it's blessed? Don't look at what's going on there. Look to your master because he knows exactly what he's doing in your life. And nowadays, inyong test sa atin. Bakit laging kalakalahati? Bakit si Lord pinakot sa krus, yung isa sinama niya, isa nagpaiwan? What does that tell us? Simply, we have a choice. Pwede naman sabihin ng isang magnanakaw, Lord, sama na rin ako tulad sa kanya. Dalawa na kami.
buy one, take two. Hindi, ayaw niya. Even if the world is still looking for God, they're seeking, but us, who's inside, much is given, much will be required of us. I want us to live right. And when we do, and I call Pastor June mamaya sa communion, search your heart. We may not be there sa perfection yet. Strive to be, but yet realize this God will never give up on you. No one can take you away from His hand. No angels, no demon, no life nor death, no hell, no heaven. Ang paradox nun, except you. Because you have the freedom to decide to walk away. Let's not. We do communion. Let this day begin the move in our life, individually and as a family, to really get back to God, seriously. He's not looking for perfect people yet, but He's looking for faithful hearts. Perfection will come one day, but faithfulness is today. Lord, thank you so much. As we prepare, Lord, and Pastor June comes to share communion, prepare our hearts. We may have issues. We may have things. We struggle. We ask, overwhelm us with grace. Hold on to us. And when we are about to step into things that are wrong, grab us. Don't let us go and keep us away from danger and all the threat. Keep us away from the enemy. Seal your people. And that's our prayer today, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Pastor Mel, for that very encouraging message for us. The last 16 days, the Lord gave me 20 songs.